Saan ba siya ngayon nakatalaga? Nasa Saudi po, Alcobardaman. Shelter po. Sa shelter? Ito ba'y expired yung kanyang ikama? Expired po. Humingi po ako ng tulong para makauwi yung nanay ko na nasa Saudi Arabia. Nakakulong po. Since 2011, yun nagtrabaho siya sa Saudi bilang isang colorista. Yun, bali mag-isa lang siya doon, nagtatrabaho na over na yung oras na pagtatrabaho niya. Tapos nanghihingi siya ng isang partner sa amo niya para hindi siya mahirapan. Pero yung amo niya, hindi tanggapin yung mga binibigay niya aplikante. Hanggang sa hindi na niya kinayang. Hindi ko pong alam anong pwedeng maitulong sa kanya para makauwi. Kasi ako lang po yung nilakas ng loob sa amin na humingi ng tulong. Na maglakad sa lahat ng proseso na dapat gawin. This is emergency and we have to let the OWA do a series of moves na mapabilis na lang yung process. We got to make sure that itong kilos natin, baka ang konting problema na lang dito yung maglabas na lang ng papers niya, clearance to go home. Si Jeffrey Signo, OIC Welfare Officer ng Polo OWA Riyadh, Saudi Arabia. Status lang, Jeffrey, kay Janeth Clemente. So, before she was in our shelter po sa Polo Alcobar, but she was indoors po dun sa Saudi Social Welfare Agency po ang SWAT. Kasi yung employer niya is uncooperative po at parang nagdi-demand po ng sorry na penalty. Okay, so ngayon, nagko-court hearing po sila together with the SWA in charge po natin doon. So, inalalayan naman po. And last po na update natin is parang pinasulat sila ng court natin na maiwave yung bayaran sa employer. Okay, okay. Glad to hear that, Jeffrey, you know. Tutulong pa rin kami sa'yo. We will do some other, explore all the possible options, tulungan ka. At the same time, this is DFA, pati yung sinasabing sa OWA, sa Polo, at lahat pakikilusin natin, okay? All right. Pero wag ka mag-alala. We will do something on this, ha? Masarap na mahirap sa pinagdaanan ko. 5 buwan na akong dinala nila sa shelter. Tapos napunta ako ng kulungan. Di ako tinulungan ng Polo. Galing ako ng Riyadh. Dahil hindi maganda employer ko doon. Kinuha ako ng employer ng damam
Naka 4 years ako doon. Kaso nung pinag-vacation ako ng 2016, pagbalik ko, binenta na ako. Kaya napilitan akong lumayas. Kinikim-kim ko lahat yun. Yung sama ng loob na ganun pang ginagawa nila sa akin. Pinagtiisan ko yun dahil lang sa mga anak ko, pero hindi ako sinuwerte. Nung i-complain ko siya sa korte, ang sabi niya, kailangan magbayad nga daw ako ng 29,000 para mabalik yung pagkakabili niya sa akin. 1 year kami nagkorte, natalo pa rin ako. Magpapile sana kami ng appeal, wala man lang nag-asikaso sa akin. Nung Ramadan, ang sabi nila, may nagbayad na daw na sa employer ko. Namalaman na malaya na ako, wala na, close na daw ang case ko. Ganun, wala akong nasabi. Sana na maunawanin na yung ano nangyari sa akin. Hindi ko naman ginusto ito eh. Hindi ko man naibigay sa kanila yung gusto nila. Sana na maunawanin na lang nila ako. Pinagsisimakapan ko pa rin na magkaroon nga ng trabaho kahit mahirap para lang sa mga anak ko. Magpapagaling ako para sa inyo. Mag-stay na lang ako dito para maalagaan ko sila. Kasama-sama uli kami para makasama ko pati ang mga apo ko. Saan ba siya ngayon nakatalaga? Nasa Saudi po, Al-Khobar Damar. Shelter po. Sa shelter? Ito ba yung expired yung kanyang ikama? Expired po. Humingi po ako ng tulong para makauwi yung nanay ko na nasa Saudi Arabia. Nakakulong po. Since 2011, yun nagtrabaho siya sa Saudi bilang isang polarista. Yun, bali mag-isa lang siya doon, nagtatrabaho na over na yung oras na pagtatrabaho niya. Tapos nanghihingi siya ng isang partner sa amo niya para hindi siya mahirapan. Pero yung amo niya, hindi tanggapin yung mga binibigay niya aplikante. Hanggang sa hindi na niya kinaya. Hindi ko kung alam anong pwedeng maitulong sa kanya para makauwi. Kasi ako lang po yung may lakas ng loob sa amin na humingi ng tulong. Na maglakad sa lahat ng proseso na dapat gawin. This is emergency and we have to let the OWA do a series of moves na mapabilis na lang yung process. We got to make sure that itong kilos natin, baka ang kunting problema na lang dito yung maglabas na lang ng papers niya, clearance to go home. Si Jeffrey Signo, OIC Welfare Officer ng Polo Owa, Riyadh, Saudi Arabia. Status lang, Jeffrey, kay Janeth Clemente. So, before she was in our shelter po sa Polo Alcobar, but she was indoors po dun sa Saudi Social Welfare Agency po ang kasi yung employer niya is uncooperative po at parang nagdi-demand po ng sorry na penalty. Okay, so ngayon, nagko-court hearing po sila together with the SWA in charge po natin doon. So, inalalayan naman po. And last po na update natin is parang pinasulat sila ng court natin na ma-waive yung pabayaran sa employer. Okay. Glad to hear that, Jeffrey, you know. Tutulong pa rin kami sa'yo. We will do some other, explore all the possible options, tulungan ka. At the same time, this is DFA, pati yung sinasabing sa OWA, sa Polo, at lahat pakikilusin natin, okay? All right. Pero wag ka mag-alala. We will do something on this, ha?
Masarap na mahirap siya pinagdaanan ko. 5 buwan na akong dinala nila sa shelter. Tapos napunta ako ng kulungan. Di ako tinulungan ng polo. Galing ako ng Riyadh. Dahil hindi maganda employer ko doon. Kinuha ako ng employer ng damam. Naka 4 years ako doon. Kaso nung pinag-vacation ako ng 2016, pagbalik ko, binenta na ako. Kaya napilitan akong lumayas. Kinikim-kim ko lahat yun. Yung sama na loob na ganun pang ginagawa nila sa akin. Pinagtiisan ko yun dahil lang sa mga anak ko, pero hindi ako sinuwerte. Noong i-complain ko siya sa korte, ang sabi niya, kailangan magbayad nga daw ako ng 29,000 para mabalik yung pagkakabili niya sa akin. 1 year kami nagkorte, natalo pa rin ako. Magpapail sana kami ng appeal, wala man lang nag-asikaso sa akin. Noong Ramadan, ang sabi nila, may nagbayad na daw na sa employer ko. Na malaman na malaya na ako, wala na, close na daw ang case ko. Ganun, wala ako nasabi. Sana na maunawanin na ang nangyari sa akin. Hindi ko naman ginusto ito eh. Hindi ko man naibigay sa kanila yung gusto nila. Sana na maunawanin na lang nila ako. Pinagsisimakapan ko pa rin na magkaroon nga ng trabaho kahit mahirap para lang sa mga anak ko. Magpapagaling ako para sa inyo. Mag-stay na lang dito para maalagaan ko sila. Kasama-sama uli kami para makasama ko pati ang mga apo ko.